Hi everyone, welcome to Solutech Reviews. So short video lang to guys. Actually, dapat mahaba to. Kasi gusto nating i-review ng buong detalye itong bagong UMDG Bison GT. Bagong rugged phone ng UMDG. Alam kong alam niyo naman na yun. Kasi meron na tayong na-review previously na UMDG Bison, which is hindi ko masyadong nagustuhan. Although, nandun pa rin yung protection na. At palagi, kapag nag-review tayo ng mga rugged phones, nandyan yung IP68, IP69K, at MIL STD810G na rating. So, waterproof, dustproof, at saka shockproof yung phone. So, kahit anong mga situations at weather, kahit mga harsh weathers or mga lugar, pwedeng-pwede yung mga phone na to. However, naging short guys yung video na to dahil meron ako ng tuklasan. So yun ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, so before tayo mag-start guys, gusto ko muna kayong invite na mag-subscribe dito sa channel natin kung hindi nyo pa yung nagagawa. At i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating uploads. Okay, so ang current price guys itong UMDG Bison GT as of making this video ay 13,090 pesos. At yung unboxing experience ng phone na to ay hindi ganun kaganda. Makikita nyo naman na yung mismong box, white, simple lang naman, wala masyadong print. Tapos sa likod nandoon lang yung specs. Pagbukas natin makikita na agad natin yung phone, nandoon na yung 33 watts sa charger at yung kanyang USB-C cable. Yun lang. Yung mismong quality ng box, lahat nung nandun sa loob na protection, hindi masyadong pinag-isipan ng UMDG. Actually, may isa pa tayong makikitang red flag dito sa UMDG Bison GT at dun sa mismong UMDG website. Kasi kapag tinignan natin guys, yung SIM tray nitong UMDG Bison GT, wala siyang micro SD card slot. Dual SIM slot lang siya. Pero kapag tinignan natin yung website ng UMDG sa specs nitong Bison GT, naka-bold pa guys ha. Supports expandable storage up to 256 gigabytes. Well, pwede nating sabihin na siguro nagkamali sila, typo error lang, baka kinapi-paste nila yung specs ng UMDG Bison, ipinaste nila dito sa webpage ng Bison GT. Maliit na error lang kung iisipin natin, pero nagbebenta ka ng phone eh. So dapat maingat ka dun sa mga information na inilalagay mo tungkol dun sa ibinebenta mong phone. So, misleading at makikita natin dyan yung quality ng UMDG. Okay, so ano pa yung reason kung bakit naging short yung video na to at hindi yung typical na video natin guys na merong camera samples, merong display information o kung anong pang details tungkol dito sa phone na to. Well, natest ko siya guys. Actually, ilang weeks na rin sa akin yung phone na to. Siguro 2 weeks or maybe 3 weeks na rin. So, ilang araw ko na talagang tinetest yung phone na to, which hindi naman ako na-disappoint sa performance kasi Kilo G95 guys yung chipset nito. So, pang gaming talaga. Meron na rin tayong 8GB of RAM at 128GB of internal storage. Tapos UFS 2.1 pa. So, promising talaga guys itong UMDG Bison GT compared sa previous Bison. Pero sa tuwing nag-review ako guys ng mga rugged phones, palagi nyo kinocomment yung video ni Mr. Who's the Boss, ni Arum, na yung mga rugged phones ay scam. So, huwag tayong bibili ng mga rugged phones. Noong una, hindi ko yung pinapanood, sa totoo lang, pero pinanood ko siya, and I agree. Mukhang tama naman, guys. Pero, personally, mas confident kasi akong hugasan yung rugged phone na ginagamit ko, katulad nitong UMDG Bison GT, compared dun sa mga conventional phones na ginagamit natin everyday, na walang IP69, IP68, or MIL-STD810G na rating. Kayo ba magagawa nyo yan sa Mi 11 ninyo, sa Redmi Note 10? Di ba hindi natin kayang gawin? Kasi natatakot tayo. Kasi wala naman yung IP rating. Pero sa rugged phones, confident tayong hugasan yung phone natin. Lalo na ngayon guys, iba pandemic, gusto natin sinasanitize lahat ng gamit natin. So nagawa ko naman yun dito sa UMDG Bison GT. Confident ako kasi nga, ratings, di ba? However, habang ginagawa ko tong video na to guys, restart na siya ng restart. Ayan. Restart siya ulit. Ilang beses na to. Pag wala nung nag-shoot ako ng A-roll, ito. Mag-shoot na rin sana ako ng B-roll, pero ayan, nag-restart talaga siya for some reason. Pagkatapos ko lang gawin yung nakita nyo kaninang B-roll, na hinuhugasan ko siya. Tapos, yun lang, mababaw lang naman yung tubig. Nandun lang sa palanggana. Sinabon ko lang siya ng kaunti, which is okay lang naman dapat sa isang rugged phone. Dapat kayang-kaya niya yun. Napaka-simple lang ng test na yun. At gusto ko lang talaga ipakita sa inyo na yun yung advantage ng mga rugged phones. However, ayan,
restart na restart, medyo mainit na siya, saka kaka-restart siya. Parang nagkaroon ng tubig or nasira yung kanyang power button, kaya parang nakapush lang siya palaging ganun dahil dun sa tubig na pumasok sa kanya. So, apparently, hindi siya waterproof. So, yes, guys. Agree ako. Nakaka-disappoint lang. Actually, nalungkot ako. Kasi gusto ko talaga ng Dragon Phones. And alam kong alam niyo yun. Palagi kong sinasabi sa mga previous video ko, previous reviews ko ng mga Dragon Phones. Gusto ko talaga sila. Kasi nga may protection. Pero dahil sa nangyaring to, ayan, ano naman siya, nag-boot na. Pero magre-restart siya ulit. Ayan. Start siya ulit. So, yun. Huwag kayong bibili nito, guys. Huwag kayong bibili ng Yumi DJ Bison GT. Hindi siya rugged phone talaga. At masasabi kong iwasan nyo, kasi 13,000 pesos yun. Pwede ka nang bumili ng Poco X3 Pro sa price na yun. Actually, mas mura pa yun compare dito yung 6 120GB na variant nun. So, yun lang naman, guys. Maikli lang yung video na to kasi gusto ko lang talaga kayong i-inform tungkol dito sa experience ko. Ay, restart na restart. Mainit na talaga siya. Medyo nakakatakot ng hawakan. So, itatabi ko na muna. Ayun. So, sana nakatulong tong video na to, guys. Sa susunod na mag-review tayo ng mga rugged phones, yun na yung kauna-unahan kong gagawin sa phone na yun, guys. Ilublob siya sa tubig. Kasi usually, hindi ko yun ginagawa. Kasi confident ako eh. Kasi may rating eh. At isa pang reason ko bakit hindi ko ginagawa yung mga ganong test, kasi pinapag-giveaway natin usually yung mga rugged phones na nireview natin dito. So, talagang ayokong madamage yung phone, ayokong magasgasan. Pero napakasimple lang nung test, guys. Nilublob ko lang sa tubig. Nasira na agad yung rugged phone. So, yes, guys. Ulitin ko lang, ha. Yumi DJ Bison GT, huwag niyang bilhin. So, yun muna, guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong. Kung nakatulong, pakit naman yung like button dyan sa baba. At comment na rin kayo dyan sa baba. Mag-subscribe ka na rin at i-click yung notification bell. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood para sa samat-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.